So ayan mga tros, kumusta kayo dyan? So medyo masayahin naman tayo ngayon, no? So kumusta kayo dyan? Ako, okay lang ako, kahit walang nagkakamusta sa akin. Na mga tros, today is holiday at walang pasok. So ako, dito pa rin ako sa eskwelahan namin kasi may duty naman ako. Magkwentuhan muna tayo mga tropsa ha, habang nagpapahinga ako. May break time kasi ako na 1 hour lang kasi bagong kain lang ako at medyo busog. Kayo dyan mga tropsa, kumain ako dyan, kain na kayo kasi tanghali na, 12:30 na, baka ipasang kayo ng gutom. Kasi ako mga tropsa, care ko si kayo, nagki-care kasi ako sa inyo eh, kasi mahal ko kayo eh. Sweet. So ngayon kwentuhan tayo mga tropes. Kasi mga tropes, yung duty kasi namin alphabetical. Ayan. So yung first letter na apelyido ko is letter B, kaya nakuha ako na mag-duty ngayong araw. So pag hindi ko na-duty itong araw nito at napsinan ko, equivalent ito sa 5 days, no? Kaya ito nagtsatsaga pa rin ako para mag-duty, pero okay lang 'yan, guys. Duty ako palagi kasi nakalist na naman ako dito sa school eh. Tustusan yung pag-aaral ko, ganyan. Kaysa palagi na ako nagtatambay sa bahay. Magre-regular student ako at wala akong ibabayad sa school. Kaya matigil ako sa pag-aaral. Pero hindi naman ako papayag mga troops na tigil ako sa pag-aaral. Kasi hindi naman ako papayag na matigil ako sa pag-aral mga troops, kasi sa ngayong panahon na ngayon, hirap talaga ng buhay. Kung wala kang may tapos, magtrabaho ka hanggang minimum rate ka na lang, no? Kagaya ng mga kaklase ko, makikilala ko ganyan, friends, sobra sa hirap ng buhay, financial problem, tumigil sa pag-aral. Kaya ayun, nagtrabaho sila. Okay naman na yan. Okay lang yan. Pero kumpara sa akin lang, kasi yung mga tao naman, iba-iba naman yung prinsipyo at plano. Para sa akin, pwede man ako magtrabaho muna or magtigil sa pag-aaral, magtrabaho na lang. Pero kasi ako, pag nagtrabaho ako, susulayan ako ng minimum rate. Ang tanong ko sa sarili ko, hanggang kailan ba ako ganito? Hanggang kailan man ako susulduhan ng minimum rate lang? So may paraan naman para tumaas yung sweldo mo, no? So kaya mag-aral ako ng mabuti, no? So yan lang, kasi pagsakripisyo na lang man yan yung dapat mong nakasanayan eh. Pagkagaya ko, pagsakripisyo, sanay na ako magsakripisyo, kaya nakatungtong ako ng college. So ngayon mag first year college man ako, magsisecond year college na ngayong pasukan. Medyo ginawa na ng konti lang kasi may 3 years na lang ako tapos mag-graduate ako. Maghanap ako ng trabaho mga troops, yung trabaho na ano ba, ng malaking sweldo ba, ganyan. Malaking sweldo kasi para matustusan ko yung pamilya ko at siyempre ako, panganay ako eh. May mga kapatid din akong nag-aaral, kaya gusto ko matulungan ko yung parents ko na paaralin yung mga kapatid ko, kaya nagsakripisyo ako mga troops, nag-aral ako kahit di ako nanghingi sa kanila, hindi naman sa hindi nanghingi, ng pambaon lang ganyan. So pero mga bayarin dito mga troops, hindi ko na hinihingi kasi medyo mabigat sa kanila kasi may mga kapatid din ako, no? Kasi ganyan lang talaga ang buhay. Kailangan mo munang magtiyaga, no? Tiyaga ka para balang araw ay yung paghihirap mo ay magbubunga. No, so sa mga working student dyan na hindi man mga tagahuli kung sa ibang eskwelahan ganun, tiyaga-tiyaga lang tayo, no? So hindi man natin masama yung pinanganak tayong mahirap eh. Kaya sabi ko nga sa last vlog ko nung naglilinis ako, hindi masama na pinanganak tayo ng mahirap. Ang pinakamasama kung mamatay tayong mahirap kahit pambili ng kape para sa buburol sa atin, wala tayong maibigay, no? So yun lang, kahit mahirap ay still happy pa rin, kahit disalign yung ipin. So ganyan talaga ako mga tros, always masayahin akong tao, no? Kahit sa
sa room nga namin eh, palagi akong tinatawanan ng mga klaklase ko. Kasi, ano ba meron sa mukha ko? Ano ba ako, kanang clown? Clown. So, yan lang. Kahit papano ay makapasaya ako ng ibang tao, no? Kahit wala akong pera ang ibibigay sa kanila para sumaya sila. Kahit yung mukha ko lang. Ganyan talaga yung buhay. Hindi naman yung purkit mahirap na tayo, ganito lang tayo, always lang tayo happy. Ay, always tayo happy. Always lang tayo kaya malungkot. So, kahit mahirap naman tayo ay dapat may karapatan din tayo para sumaya. Kasi sabi ng kanila, ang tunay na kasiyahan ay hindi makikita sa material na bagay. Makikita yan sa pagmamahal at nakakatawa mong mukha. Grabe yung hatrop. So, para akong baliw rito ng salita ba? O, tingnan niyo. Yan. Yeah, walang tao. Ako lang isa. Kasi di, kasi, ay hindi naman ako dito na-assign. Doon ako sa kabilang building. Kaso, dito lang ako mag-assign. Kasi, ay, nag-assign. Nagtatambay pa kasi may pasilungan, ganyan. At, yun lang, makarelax-relax ako. Walang tao. Ako lang nagsasalita dito para akong baliw. Ganyan, so yan lang, chillax-chillax lang ang buhay. Chillax-chillax lang, kasi pag always tayong minsan nga mga troops, nakaisip din ako ng medyo mahirap na eh. Sabi ko sa sarili ko, bago naman ang sitwasyon na to, no? So, pero okay lang mga troops. Kasi balang araw, giginawa rin yung buhay ko at saka yung buhay ng pamilya ko, no? So, yan ang taga buhay mga troops. Di yung iba nga mayayaman na, pero di naman natin alam kung anong pinagdaaran nila, kung bakit sila yumaman, no? So, nanggaling din na sila sa paghihirap, no? Ganyan. So ako, pinanganak man akong ganito, so dapat sa sunod giginawa rin ang buhay ko. Maging sa totoo lang, gusto ko talaga maging yumaman mga troops, para makatulong ako sa iba ba. Kasi ngayon, ngayong panahon, maraming gustong matulungan na tao eh. Marami akong gustong matulungan na tao. So, may tao pa naman sana na tumulong sa mga kagaya namin mahirap, lalo na sa kapa. Kasi diehard kasi ako ng kapa eh. Dahil sa kapa nakabili ako ng relo. Relo lang nabili ko. Pero okay lang yun kasi solbad naman yung pang-araw-araw namin eh. Pero kaso lang, pinasaran ng gobyerno. So, medyo masakit din para sa akin mga troops. Hindi man lang sa gobyerno pasara, yung mga opisyalis pa na gusto mong pasira ang kapa. Sa totoo lang, marami din naman tulungan sa kapa. Kaya hindi naman ako naghirap ngayon. Maraming tao din, membro ng kapa, na grabe, naghirap mga troops. Hanggang ngayon, ilang buwan na, isang taon ng kapa, hindi na nag-operate. Mag 1 year na ngayong June 10. Yan. So, siyempre, sakit para sa amin kasi si Pastor Joel Apolinario lang sana yung nakatulong sa amin eh. Kasi yung papa ko, ice cream vendor lang, sakit pa siya. Tinitiis lang yung karamdaman niya, pero sawa ng Diyos. Hindi naman kami pinabayaan, pero sana lang, no? Pero sabi naman ni Pastor sa amin eh, palagi naman ako nag-update na mabalik daw yung kapa. Sana nga, mabalik yung kapa para marami pa silang matulungan at yung pag-aaral ko, siguro pag bumalik yung kapa mga troops, hindi na ako mag-working. Kasi para makapokus ako sa aking study. Para makapokus ako mga troops kasi yung kurso ko, kailangan talaga na patunan ng pansin ba. Kasi pag bilang IT ka, kailangan medyo practice mo yung isip mo at labas mo yung pigain mo yung utak mo ba. Ganyan. So, pag working student ka, medyo okay lang man din. Pero yung oras mo lang ay mahati. Ganyan. Mahati yung oras mo sa pagtrabaho at pag-study. At may baby pa rin ako. Kahit video busy ako, ay binigyan ko ng oras yung baby ko. Kasi pagpagod ako eh, kasama ko lang siya, medyo na mapawi na yung pagod ko. Hilasan! Hilasan na yan.
yan lang, ganyan lang ang buhay. Kahit mahirap, ay tuloy-tuloy pa rin. Kaya may nakita nga ako mga troops eh, sobrang, ito, kwento ko sa inyo. Kasi nagkwentuhan tayo eh. May nakita ko sa YouTube mga troops, basta parang sa Facebook pala. Parang sa Manila ata yun. Yung estudyante ba, kung baka nakita nyo. Na-suicide siya. Umalo dyan sa pinakamataas na, kuan ba, anong tawag dyan? Building ba, sa kanilang paralan. Parang sa Manila ata yun. Siguro mental block yun mga troops. Naisip ko, may video kasi ako eh. Nakita kong video eh. Tumalon siya, galing sa taas, parang nagsusuperman, ganyan. Pagdating sa baba, patay. So, naisip ko, bakit naman tayo magpapakamatay, no? So, minsan lang tayo mabuhay sa mundo, mga troops. Isang buhay lang para sa atin. Mabuhay tayo dito. Ang sarap nga mabuhay sa mundo, eh. Pero sa kabila ng mga paghihirap na kagaya ko, medyo ulang-ula. At least, nagsisikap ako na maranasan ko yung buhay na medyo marangya, no? Pero siya, estudyante pa yun eh. Parang grade 12 ata yun, senior high school. Oh, grabe. Sabi ko sa kanya, kung ako sa kanya, hindi ako magpapakamatay. Kasi balita ko mga troops, sabi-sabi din nila, hindi lang ako sure ha. Ano daw yun? Na bago lang daw namatay yung nanay niya. May sakit mo ng nanay niya. Hindi lang ako sure, mga chismis-chismis ba? Tapos siya, ibabagsak lang din daw. Pero di man yan rason mga troops. Oy, kahit namatayan ka pa ng pamilya, pagsak ka man, kung totoo man yun, hindi man yung rason para magbigti ka. Diba? So, parang para sa akin ba, nasaktan din ako ba nga may mga tao na ganyan? Pero dapat mo wala na yung ganyan kasi ang buhay ng tao ay isa lang. At minsan lang tayo mabuhay sa mundo. No? Ako kahit anong problema na madaranasan ko, no? Minsan, makaisip man ako na sumuko na ako kasi basta inisip ko lang kahit kung sumuko ako hanggang dito na lang ako. Gusto ko mas mataas pa yung maabot ko sa buhay ba? Kung ano, mas mataas pa ang pangarap ko ba? Kaya nagsisikap ako, hindi ako magpapakamatay. Kasi speaking of nagpapakamatay kasi ganyan talaga yung yan yung nangyari sa lolo ko eh. Papa ng papa ko, nag-suicide siya. Uminom siya ng ano ba yun? Pesticide ng mga palay ba? Siguro kung hindi pa nagpapakamatay ang lolo ko siguro. Buhay pa siguro yun. Pero kasi wala kasi yung bisyo eh. Hindi yun uminom, magsigarilyo, ganyan, hindi. Wala yung bisyo yun. Kaso lang sa matinding siguro mental block sabi nila mga tao naman pag mental block ay wala na sa atin ng pag-iisip ay posibilidad na magawa sa sarili niya na mag-suicide kagaya ng lolo ko sa totoo lang mga troops nag-uminom yun ng 2 basong pesticide sabi ng papa ko at yun patay late pa yung papa ko nagpapangamatay yung lolo ko siguro yung papa ko is grade 5 o diba sobrang bata pa ng papa ko wala na siyang tatay pero bakit naman tayo magpapamatay, di ba? Sarap mabuhay sa mundo eh. Kaya, yun lang. Sikap-sikap lang. Kasi darating din naman ang panahon na, maranasan din natin yung buhayng marangya at medyo komportable kung magsikap tayo. Di ba? So, kaya ako, hanggang estudyante pa ako, magsikap ako, no? Kunting-kunti na lang mga troops. Sabi ko sa sarili ko, kunting-kunti na lang. Makatapos ako ng pag-aaral 3 years na lang kumpara sa iba matagal pa yung 3 years pero sa akin hindi na yun matagal pa well, hindi ako nag-iisip na matagal ba basta inisip ko lang malapit na at lahat ng mga pangyari sa buhay ko ay may katapusan kahit yung buhay ng tao ay may katapusan basta hindi lang magpapakamatay diba? So yun lang mga troops no? Yan lang yung kwento ko ngayon kasi wala akong kausap eh kayo na lang yung kausap ko kaya sa hindi pa naka-subscribe sa aking channel ay huwag nyo naman kalimutan i-subscribe yan at i-click ang bell button no, para ma-notify kayo sa mga upcoming videos na i-upload ko sa aking YouTube channel. Yo! So yun lang mga troops at salamat sa panunood. No. Sinamahan nyo ko kahit konti lang yung mga nanonood sa video ko pero at least thankful pa rin ako na may nanonood sa video ko. No? So balang araw baka itong video na to ay maraming makapanood, maraming akong mga troops dyan. So, yan lang. At salamat sa inyo, no? So, yun lang mga troops. At sa ulitin ko, salamat sa panonood. Hanggang sa uli. Muli. Bye-bye. Peace.
caught in the crossfire.